kwentong pambata ng mga Ingles. Ang mga diwata ng bulaklak. Noong unang panahon, may isang magandang batang babaeng nagngangalang Laura. Nakatira siya sa malaking mansyon kasama ang mga magulang at nurse niya. Mama! Papa! Bagay na bagay po sa akin ang mga laso na ito! Hindi po ba ang gaganda ng mga ito? Masaya ako at nagustuhan mo, mahal ko. Pero huwag mo masyadong isipin ang mga ganitong bagay. Bakit po hindi? Hindi ko naman po kasalanan na maganda ako. Ah, ang munti kong manika. Dahil natatakot lang naman kami na lumaki ang ulo mo dahil dito. Lumaki ang ulo ko? Nurse! Si Laura ay inispoiled ng hangal niyang tagapag-alaga. Madalas nitong sabihin sa bata na laging ipagmalaki ang kagandahan niya at ang magaganda niyang mga damit. Nurse! Sinabi sa akin ni Mama at Papa na kapag inisip ko daw masyado ang tungkol sa magaganda kong damit, eh lalaki raw ang ulo ko! Oh, hindi, Laura. Sigurado ako na binibiro ka lang nila. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi yun mangyayari sa'yo. Kaya naman dahil dito, lumaki si Laura na makasarili at hindi gusto ang sino mang hindi kasing ganda niya. Isang araw sa tag-init, lumabas si Laura para maglakad-lakad sa kanyang hardin. Mayroon itong iba't ibang uri ng bulaklak at para bang isang bahaghari ang biglang nagkalat sa buong lugar. Mga pula at mga dilaw at kulay rosas! Ha? Sino yun? Nang tingnan niya ito, ang pagiging mausisa ay naging mapangmata. Dahil sa malaking bakal na tarangkahan, ay nakasilip ang isang munting batang babae na kasing edad niya. Ang lakas ng loob niyang hawakan ng gate namin gamit ang marumi niyang mga kamay. At mukha siyang nanlilimahid. Hoy! Lumayo ka nga dito! Gulat na tiningnan ng munting batang babae si Laura. Nagagandahan siya sa mga bulaklak at gusto lang naman niya na makita ito ng malapitan. Oh, kamusta? Huwag mo nga akong kamustahin. Hindi ka pwede rito. Umalis ka na. Pero gusto ko lang naman makita ang magagandang mga bulaklak na yon. Para sa akin lang, ang magagandang bulaklak na yon. Kaya pwede bang umalis ka na rito? Agad na tumakbo palayo ang kawawang bata dahil nasaktan sa mga sinabi ni Laura. Ang sama naman ng ugali mo, bata. Ha? Teka, saan nang gagaling ang boses na yon? Nilapitan ni Laura ang halamanan na nakatakip sa pinakamagagandang pulang rosas na nakita niya sa buong buhay niya. Tiningnan niya ito ng maigi at laking gulat nang makita ang isang munting diwata na nakasuot ng talulot ng rosas. At mayroon siyang iba't ibang klase ng kulay pula at kuminang ang mga mata niya nang makita si Laura. At sino ka naman? Napakaganda mo naman, munting diwata! Ayoko ngang mapuri ng isang batang kagaya mo. Hindi ba tama ako, mga kapatid? Lalo lang lumaki ang pagkamangha ni Laura nang makita niya ang mga munting diwata na naglabasan sa likod ng iba't ibang bulaklak. Oh, lahat kayo ay talagang magaganda! Oh, huwag mo kaming hawakan, ang dumi ng mga kamay mo! Hindi makapaniwala si Laura. Kahit kailan, wala pang tumawag sa kanya ng marumi. Parang medyo sumobra ka yata. Alam mo bang isa lang siyang bata? Pero ganyan niya rin kinausap ang kawawang bata kanina. Lilipat na ako sa kabilang halamanan. Sasama ka, Tulya. Hindi natin gustong mapalapit dyan sa maruming batang iyan, hindi ba? Sige, susunod na ako, Rosalie. At lumipad ang dalawang diwata palayo, iniwan nilang napakalungkot si Laura. Huwag mo silang alalahanin. Ako si Violet at ito si Lillian. Oh, ako naman si Laura. Ikinagagal ako kayong makilala. Pinanood ni Laura si Violet na pinipintahan ng bulaklak ng kulay ube. Sinawsaw niya ang kanyang brush sa patak ng hamog at saka sa pangkulay. Saan ka naman nakakakuha ng pangkulay? Ipinakita ni Violet kay Laura ang munting kulay ubing sinag na nagmumula sa araw at ito ay naging kulay sa kanyang palit. Wow! Sana isa rin akong diwatang kagaya mo! Si Lillian, na mula kanina patahimik, ay nakatitig ngayon kay Laura. Talaga bang gusto mong maging diwata?
Naku, opo! Sana naman po kahit 15 minuto lang, mahal na diwata! Iniangat ni Lilian ang kanyang mahaba at magagandang kamay. At sa sandaling mahawakan niya ang mga kamay ni Laura, ang batang babae ay naging kasing laki ng isang ladybug. Mahalaga ka! Hindi, no? Kaming bahala sa'yo! Wala naman akong pakpak para makalipad. Iha, ang mga pakpak ay para lang sa mga tunay na diwata. Tara, tayo na't lumipad! Lumipad sila sa hangin, sa itaas ng mga hardin at mga daanan. Talaga namang napakasaya nito! Hindi nagtagal, narating nila ang isang maliit na bahay. Sa loob ay may babae, nakaratay at may sakit. Pinapakain siya ng kanyang anak ng lugaw. Napakarami namang mga hardin na pwedeng pintahan. Bakit pa tayo nandito? Siguro kasi gusto lang namin pumunta dito. Ngayon, Violet, pwede mo ba akong tulungan dito? Naisip ni Laura na panoorin ang pamilya sa loob. Oh, mahal ko. Sana naman ay mayroon tayong mainit na sabaw ng manok at konting matatamis na strawberry. Alam kong hindi natin kaya, pero dahil sa sakit, minsan napapaisip ang tao ng kung ano. Huwag po kayong mag-alala, ina. Ibebenta ko po yung bestida ni Ginang Barrett ngayon. Ginang Barrett? Si Mama ba yung tinutukoy nila? Yun yung bestida na gusto ko! Biglang nakaramdam ng lungkot si Laura sa pamilya ng mananahi. Aha! Hindi sapat ang ibinabayad niya sa'yo, mahal ko. Baka pwede kang humingi ng konting dagdag. Susubukan ko po, ina. Bahala na po. Basta, ipagluluto ko po kayo ng masarap na sabaw ng manok. At naglakad ang mananahi sa bintana, habang patapos na sa pagpipinta ang mga diwata. Ang bango talaga ng mga bulaklak na ito. Ina, iiwan ko lang po ito dito. Salamat, mahal ko. Masaya akong naamoy ang magagandang bulaklak na ito. Ngayon, sa susunod na bahay! Lumipad sila sa mainit na hangin ng tag-araw at di nagtagal nakarating sa isang maliit na bintana na galing sa isang lumat sirasirang bahay. Hindi ko maintindihan! Bakit ba kayo bumibisita sa mga luma at maruruming bahay? Samantalang madali naman kayong makapagpinta sa magagandang hardin. Sasabihin namin sa'yo pagkatapos. Ngayon, panoorin mo ako. Pinanood ni Laura ang malapit ng malantang halaman ay biglang naging pinakamagagandang violets na nakita niya. Nilagyan ni Lilian ng puti at gintong pulbos na kumikinang kapag tinamaan ang araw. Napakaganda naman ng mga bulaklak na ito! Nang biglang, nakarinig si Laura nang parang may nagwawalis sa silid. Yan yung nanlilimahit na bata na tinaboy ko kanina. Walang magulang ang batang yan na nagmamahal sa kanya. Kumirot ang puso ni Laura nang marinig ito. Nagmamadaling lumapit ang bata sa paso ng bulaklak. Oh, ang gaganda niyo talaga! At talagang napakabango niyo pa! Sabi ni Ina na binigay ng Diyos sa atin ang mga bulaklak para pasayahin tayo. Margaret! Nariyan na po! Kaya kami nagpunta rito para bigyan ng kahit sino ng sandaling kasiyahan. Dahil inaalala namin ang iba, Laura. Sana isa na lang akong tunay na diwata para naman magawa ko rin yun! Napangiti ang mga diwata. Nagsimula nang magbago ang puso ni Laura. Alam mo, Laura, mas marami kang magagawa bilang isang tao. Tayo na. Tapos na ang 15 minuto mo. At bago pa niya maintindihan, nagbalik na siya sa dati niyang laki, nakatayo siya sa harap ng bahay ng kawawang bata. Ang dalawang diwata naman ay naglaho na. Oh, hindi! Paano na ako makakauwi nito? Nang biglang lumabas si Margaret at nagulat nang makita si Laura. Ikaw yung batang nagtaboy sa akin kaninang umaga. Bakit narito ka at wala ka sa maganda mong hardin? Nawawala ako at hindi ako makauwi sa amin.
Pwede mo ba akong tulungan? Mabait na bata si Maggie at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hinatid niya si Laura pabalik sa bahay nito. Ako nga pala si Laura. Ako si Margaret, pero Maggie na lang ang itawag mo sa akin. Dito ka ba nakatira? Oo, kasama ko sa bahay ang auntie ko at hindi niya ako gusto kaya hindi masyadong maayos. Pero pinapakain niya ako at nagpapasalamat ako doon. Nagkwentuhan sila hanggang marating nila ang bahay ni Laura. Pakiusap, hayaan mong pasalamatan kita na maayos. Pinapasok niya si Maggie sa kanila at binigyan siya ng masarap na pagkain. Tuwang-tuwa naman si Maggie. Pagkatapos nito, dinala ni Laura si Maggie sa kanyang hardin at sinabing mamitas lang siya ng maraming bulaklak hanggang gusto niya. Humingi siya ng kapatawaran kay Maggie sa inasal niya nung umaga. Ayos lang yun! Pagkaalis ni Maggie, agad na pinuntahan ni Laura ang kanyang ama. Sinabi niya ang tungkol kay Maggie at ang buhay nito kasama ang masungit nitong auntie. Kung gano'n, anong gusto mong gawin ko? Pwede po bang dito na lang siya sa atin? Siyempre, pwede namang dumito siya. Laura, talagang ipinagmamalaki kita. Ngumiti si Laura at sa paglabas ng batang babae, lihim na natutuwa ang ama dahil marunong nang mag-alaga sa ibang tao ang kanyang anak. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang kanyang ina na noon ay nakikipag-usap sa mananahi. Mama, napakaganda po ng damit na to. Di ba tama lang na mahal ang presyo nito? Ang pinaka-nasurpresa sa lahat ay ang ina ni Laura, pero buong puso siyang sumang-ayon na tama lang na malaki ang dapat nilang ibayad. Sandali! Bago ka umalis, dalhin mo ito pauwi sa inyo! Mga strawberry? Oh, pero kaya lang, Ito ang paraan ko ng pasasalamat! Masayang ngumiti ang mananahi at umalis ng bahay nila Laura ng masaya. Totoo sa mga salita niya, inimbitahan ng ama ni Laura si Maggie na mamalagi sa kanila. Masayang pumayag si Maggie sa narinig at di nagtagal ay naging mabuting magkaibigan sila ni Laura. Paano ko nagawang maging masama sa ibang tao? Natutunan ni Laura na ang pinaka-importanteng bagay lang na dapat maging maganda ay ang puso ng isang tao. Ito ang aral na hindi niya malilimutan. Tinuruan siyang mabuti ng mga diwata.